gagawa tayo ng double na duyan, mga ka-fan amazing. Meron po tayong panukat na tuwai, no? Ito po yung sukat namin. So yung sukat pala ay depende sa order. Dalawa, tatlo, hanggang dito. So minsan, papunta dito yung asukat mismo. So ito po yung tuwai na ginagamit natin. Kailangan natin putulan or magputol tayo. Meron dito sa labas at sa loob kayo kukuha, no, para hindi iikot yung twine. So, maraming paraan para gumawa nito sa pagputol. Pero ito, ito kasi yung gusto ko eh. Wala akong pagputol ah. Nasa mga 56 na tali na po yung naputol natin, mga ka-fan amazing. So, ready na po yung panali natin para sa ating hammock. Duyan. Meron tayong dalawang kahoy dito or kawayan yung ginamit namin yung bayog, mga ka-fan amazing. So ito po yung ano, yung distance niya mismo or sukat. Pero depende din naman sa inyo kung gaano kahaba yung duyan na gagawin ninyo. Pero ito yung normal size na ginagamit namin sa aming hammock. So maghanap na kayo ng lalagyan ito para sa inyong kahoy mismo. Kukuha lang kayo ng dalawang pares, mga ka-fan amazing, dito sa tuwain mismo. So, lalagay nyo lang itong dalawa, lalagay nyo na magkasama kasi double itong duyan ito. Tapos, itong apat sa ibaba, kailangan isukat ninyo para pantay yung paglak. Ito yung gagawin niya. Katapos niyan, itatali ninyo, mga ka-fan amazing. Huwag nyo lang isama yung kamay niyo sa pagtali. Ito yung pagtali, oh. Yan. So yun yung gagawin nyo sa lahat ng twine, yung 56 twine. So nasa mga 28 na pares na lalagay dito. Yan, natapos na po ang lahat, mga ka-fan amazing. So meron po nilagay natin dito. Ito po yung unang kailangan sa paggawa po ng duyan. Kailangan pong lalagyan ito ng oil para lumambot yung twine. Gagamit po kayo ng oil, mga ka-fan amazing. Reminders na huwag niyong gamitin yung mga used oil. Kasi ang reason, baka kasi kagatin yung aso, makuputol yung twine. Hindi po natin ito gingisahin o gagawin po natin ito. Hammock o duyan. Okay, ang gagawin po nitong double, mga ka-fan amazing. Ito yung ginawa natin, no? Lima yung bilangan natin. Tulog gamay. So ito yung gagawin na isa. Itong sa gilid, sa ilalim. Isa. Dua. Tulo. Isa. Sa ilalim naman. Pat. Dito, isa, dua, tulo, pat. Lima. Tapos nyan, ilock nyo. Ito yung gagawin. Circle nyo lang. Circle, circle. Tapos sinilahin nyo itong dito sa ibaba. Dalawa. Next, ito naman.
Lima lang din. Isa. Dua. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Lock. Okay, natapos na po mga fan-amazing, no? So ang gagawin nito, itong ginawa natin, kailang hindi po siya mabaliktad, no? Itong nasa gilid, dito po siya sa right side mismo. So ito po yung gagawin, no? Kailang i-roll nyo po ito ng maramihan. So ito, ikakabit nyo sa katabi niya. Yan. Kung nakita ninyo yung lock mismo, ito yung nangyari, no? Dalawa po yung ikot sa dalawa. Ganyan po, no? So ito dito, yung isa naman, iikot natin mismo sa dalawa. Tapos ito yung mangyayari, no? Ihiwalay itong sa gilid. Tapos ito, ikakabit sila. Yan. Tapos magbibilang naman kayo ng lima, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan. Tapos ilock naman. Tapos na, no, dito sa ibaba, kasi ang gagawin ito naman, no, kasunod. Sa ibaba, itong nangyari, na ito, dalawa. Tapos ito. Huwag kayo mag-alala kung mayroong mga natanggal ang kaunti, no. Sila naman ang magkasama. Tapos ilock nyo, gagawa naman kayo ng lima, isa. Yung nasa right side. Nasa itaas, yung nasa left side, ipailalim. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ayan. Tapos ilock nyo naman. So, ganyan, no? So, yung sa gilid, same process lang to sa itaas. Ayan, no? So, ito yung nangyari, yung katabi niya. Ayan, no? So, dalawa, no? Isa, dalawa. Ayan. Tapos ito mismo. Sa dalawa. Tapos tatabi nyo lang. Tapos lima. Isa, dalawa, ito, apat, lima. So pwede nyo titingnan yung sa isang video natin, no, yung paggawa ng hammock. Kasi doon po ipapakita or pinakita ko rin kung paggawa ng single. Ito po yung tinatawag na double kasi dalawa. So ilock nyo, no. So, or dalawa mismo kasi pwede namang dalawa yung gagawin natin papunta doon sa left side. So ito nung sa gilid. Yan, dalawa. Isa, dalawa. Yan, biling na kayo ng lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lock lang, tapos hihilahin mismo. So nakita natin, ito yung counting nangyari, no, resulta ng paggawa natin. So ito lang gagawin papunta doon sa gilid. So ito yung naging resulta mga ka-fan amazing, no. So dito sa bandang gilid, so ang gagawin lang natin ay circle dito, no. Yan, tapos ito sa gilid mismo. Same lang kanina sa process.
sa paggawa ng duyan, meron pong kailangang tandaan itong double. Kailangan po ay hindi magkabaliktad itong forma ng duyang ito, yung area, para po magandang tingnan. Kasi kapag baliktad, pag titingnan nyo yung ganito, ay baliktad po yung kalabasan. So, kailangan bantayan nyo talaga ng maigi sa paggawa ninyo na hindi magkabaliktad yung sunod na itatali ninyo. Diba? So, ganito po talaga yung kailangan bantayan sa paggawa ng double, mga ka-fan amazing. Kailangan talagang bantayan din yung bilangan, no? Nakita natin yung lima na bilang para yung mula sa itaas hanggang sa dulo ng duyan ay maganda yung tignan. So, ito yung mga reminders sa paggawa ng duyan. So, sino po yung gusto mag-order dyan, pwede pa kayo mag-send doon ang message ninyo. Pag may shipping fee po, kayo na lang po yung magbayad ng shipping fee. Ang gandahan nito ay pwede kayong gumawa kahit anong oras, yung vacant lang kayo, no, extra income nyo lang para naman may maibenta rin. Ito pala yung ginamit natin, no, yung twine. Ginagamit ito pang tali ng mga saging, no, sa banana plantation to. Ito yung ginagawa, tinatali para hindi matumba yung mga saging. So, napaka solido po nitong klaseng twine na ito. Tulad nito, mga fan amazing, oh, tandaan nyo talaga yung sinerkel nyo na lobby, dapat nasa right side siya para hindi magkabaliktad. Yan yung rason bakit meron to pang lock. Tsaka meron kayong kailangang matandaan, nasa right side talaga siya. Tingnan nyo, no? Okay, natapos na, mga ka-fan amazing, yung duyan, no? So dito sa bandang huli, makita ninyo, meron po siyang excess na depende na sa inyo. Ang purpose po nito para itali sa pangalawang kahoy. Dito yung kahoy, mga panamising, na nagagamitin natin. So, kailangan natin ilagay sa paa natin para pang balance na hindi siya matanggal. So ito yung gagawin, no? Tingnan nyo mahigi. So, kung nakikita ninyo yung tinali sa bandang huli, ilalagay ito dito na side, tsaka itong katabi niya ang itatapat natin, no? So, same lang sa ginawa natin yung sa single na duyan. Kung makikita ninyo yun, mga ka-fan amazing, pwede nyo tingnan, no? So, ito siya. Tapos dito naman, tingnan nyo lang hindi magkabaliktad tong area to. Ay, baliktad. Save sa ito. So, baliktad pala, mga ka-fan amazing, dapat pala yung sa harap ng area para lalagyan para maganda yung pagkagawa. So ito na, baliktad pala yung kanina. Sabi ko pa hindi baliktad. Yan, ah. So, nakikita natin, same process lang kanina, no? Ito siya. Tapos titingnan nyo yung pagkaporma niya. And yung tinali ninyo dapat nasa left side na area. Titingnan nyo yung camera, nasa right side na. Lalagay nyo lang dito. Ilagay nyo sa gitna nitong dalawang twine. Okay, dalawa sa mismo, ilalagay nyo sa gitna. So, tapos, ay itatali nyo lang. Kadalasan, sa gitna namin, unang ginagawa yung pagtali nito, no? So, kung mas maganda, yung sa simula pa lang ay sinunog nyo na ito, no, yung makikita nyo sa video natin sa single na duyan. Kung titingnan nyo, yun po yung dapat natin gawin. So, ito naman, pasok lang, lalagay dito sa gitna. Tapos itong katabi niya, kukunin nyo lang. So, yung tinali natin na panglock, ito yung lalagay natin. So, parehas lang yan, no, papunta dito. So, kung dito naman tayo, same lang, ipapasok nyo talaga dito sa gitna na area, pagkalagay ninyo, para hindi po matanggal or maganda po yung pagkakagawa nitong duyan. Itong katabi niya.
Tapos tandaan nyo mga kapanamising, no, dapat hilahin nyo yung mga twine para malak po yung tinalim nyo. Okay, ito yung panghuli mga kapanamising, no. So tingnan nyo talaga na hindi siya magkabaliktad. Tingnan yung pattern nyo, no, dito. Tapos ito kasi panghuli na, kailangan ilagay nyo na direkta yung dalawa. Lagay nyo siya sa gitna, itong isa. So, itong isa naman, lagay nyo sa gitna. Tingnan nyo sa gitna, no? Tapos itong anim, ilock nyo sila na magkasabay. So, ganyan po yung gagawin, no? Sa gilid, tingnan nyo lang kung may mga exist. Ginalabasan ng doyan natin. Mga kapanamising, meron tayong panali. Dalawang mataas na panali. 2 meters mahigit ang length nito. Siya dalawang maliit din. So, ang purpose nito? So, ipapakita ko na ito yung panali na gagamitin sa double. So, kung gusto niyo makita kung paano po ito ginawa, tingnan nyo lang po, no, sa single tutorial na doyan. Doon po ipinakita ko kung paano po ito ginawa. Kung makikita ninyo mga kapanamising, dito natin ilalagay itong tali sa gilid. So, ano yung gagawin natin? So, kailan natin itong gawin para malak. Ito yung gagawin ninyo, no? Kaya, no? Tapos yan, ilalagay nyo dito. Ito yung mataas na panali. Nasa mga 2 meters mahigit. Ito yung gagawin ninyo. Yan. Pagkatapos, yung maliit kanina, yung isa, ganun yung gagawin para pang lock. Tapos, ilalagay nyo dun sa dulo, yung isa. Yan, no, ilagay na natin dito yung isa, no, sa dulo. Pagkatapos nito, mga kapanamising, ilock nyo itong isa dito sa gitna, pero ito yung mangyayari. So ganito, tingnan nyo lang yung distansya. Tapos nyo na i-circle nyo lang dito, no. Ito yung mangyayari. Tapos ipapasok nyo yung isang tali ng maliit na twine. Tapos ilock nyo lang. Ito yung nangyari, no, nung pagkatapos natin malak. So ito yung panali natin sa duyan. So itong ginawa natin dito sa banda dito mga kapanamising, yun din yung gagawin natin dun sa kabilang dulo nito ang duyan natin. Same process lang yung pinakita natin kanina. Kailangan nating itali itong duyan mga kapanamising muna, no. So, ang gagawin natin ay kailangan nating sumakay. Okay, mga kapanamising, ito yung double na duyan, no? Kinalabasan, resulta ng ginawa natin. So, nakita natin, kailangan talaga ng effort, tsaka kailangan talaga ng tiyaga para matapos itong paggawa natin ng double. So, meron single na duyan, nasa tapos nitong video, ilalagay ko yung video. Tsaka ito yung double, no. So, willing po kami mag-entertain kung merong gustong mag-order. So, sana po nakatulong sa inyo itong demonstration natin sa paggawa nitong tubol na duyan. So, just like po, tsaka subscribe para po makakita pa kayo ng ibang video. Wala na pong duyan na triple, no. Double lang yung, hanggang double lang kasi yung ginagawa namin. Pamain po ng duyan. So ito mga kapanamising ay putulin po natin ito, no, ng apoy. So ganito po yung pagkaputol mga kapanamising, no, ng tinali natin. So doon sa single na duyan, pinakita ko rin doon kung paano ito gagawin, no. Tsaka kung nakikita ninyo itong isa sa gilid,
Same din, pinakita ko rin yon sa single na duyan. Ilalagay ito dito mga Fan Amazing. Ano bang purpose nito? Ang purpose nitong isa nasa gilid mga Fan Amazing ay isasabit nito dito sa kahoy, no? So bakit ito isasabit? Para hindi kayo mahulog kasi magsisilbi itong lock dito sa gilid. So same din dito sa kabila. Ilalagay nyo lang, isasabit nyo lang. Iikot nyo lang, no? Basta ganun na. So yan yung nangyari, no, sa duyan natin. So kung isasabit natin itong sa gilid, ikot nyo lang. Tapos dito, ito yung magsisilbing lock ng ating duyan, no? Yan. So ang mayayari yan, maging ganito siya. Kung makita ninyo, hindi po kayo madaling mahulog sa duyan. Tapos ang mayayari yan, bali hahaba yung duyan ninyo. So isabit nyo talaga mga Fan Amazing para hindi kayo mahulog.